love ako dito. Oo, nung unang gamitin ko to, hala, lahat na lang ng gilid ng damit gusto mong edgingan. Pag yung ang loob ng makina ay metal, magandang klase daw yun. Feeling ko, hindi siya sirain. Discarte na lang eh, kasi matuto tayong mag-research pag hindi alam. Alam nyo kasi napakaganda kasi itong edging machine na to. Tinan nyo, hindi siya tumahi. Talagang napakadali lang kasi gamitin ito. Kaso lang, yun nga, kaya hirap ikabit nung sinulid. Hello mga ka-Jams! Welcome back sa aking YouTube channel! Kaya naman tayo sa welcome back sa aking YouTube channel. Kasi ang ganda kasi niyang sabihin lagi na welcome back, di ba? Ibig sabihin, marami tayong mga vlog na dumarating. At dahil maulan ngayon at kumukulog-kulog sa labas, dahil dyan, mag-vlog tayo ng tungkol sa aking 3-thread sewing machine. Shoutout muna natin si Eloisa Torres. Salamat po dahil na-discover niya ang aking channel. Welcome po kayo sa aking channel. Taga Valenzuela, yan. This is Eloisa Torres. Hello, shoutout sa'yo. Hi, welcome po ang mga bagong subscriber namin, yan. Sa mga mapapadaan po, nood lang po kayo ng aking mga videos, yan. Marami pa po kaming na video nung mga nakaraan pang vlog at panoorin nyo po kasi kahit dati ko pa pong na-upload ay mga tips and ideas dapat mapanood nyo dahil marami po kayo matututunan. At sa vlog na to, pag-uusapan natin ngayon ang aking 3-thread sewing machine. Yan. Tuturo ko sa inyo at i-share ang aking experience dito sa aking edging machine. Yung mga nag-start pa lang ng business ng pananahi, alam naman natin na talagang pangarap natin magkaroon ng edging machine kasi para maging professional na yung itsura ng tahi natin sa loob ng damit. Kasi kapag walang edging machine, ganito lang yung tahi sa gilid, di ba? Pagkatapos tahiin ng single dito sa high speed, eh wala siyang yung close, yung malinis na finish sa raw edge ng tela. Kaya, kung alam ko lang sana, after ko magpundar ng sewing machine na single, ay sana bumili agad ako ng edging machine. Kaso, hindi ko kasi alam na ganun kaganda gumamit ng edging machine. Kasi pinagtiyagaan kong gamitin nun yung aking portable na zigzag, yun yung ginagamit ko pa noon sa gilid. Alam nyo ba, first time kong makahawak ng edging machine noon, nakaka-addict. Kasi akala ko kasi mahirap gamitin. Alam kong napaayos ko na siya, hindi ko siya sinubukang gamitin, hindi ko man lang sinubukang ganun. Kasi nga naduduwag pa ako. Dumating sa akin mula doon sa pinagpaayusan kong technician, puro grasa. Naging dalawa yung edging machine ko. Bumili ako sa online ng halagang 6.5 kasi maganda siya eh, baby lock. Yung baby lock ko na 4-thread. Mas maganda sana ang 4-thread kesa sa edging machine at dito sa 3-thread. Kaso lang, nung nabili ko yung 4-thread ko, nagka-problema. Yung mukhang maganda, siya pa yung nagka-problema. Hindi ko rin kasi agad yun nabuksan eh nung dumating sa akin. Parang ilang months pa, inaayos ko at hanggang ngayon, eh nakabinbin pa siya. Ngayon, itong 3-threads ko, nangamba ko't ini-strap ko na baka hindi ko siya magamit ng maayos. Ito pa pala yung magugustuhan ko. Yes, na in love ako dito. Oo, nung unang gamitin ko to, hala, lahat na lang ng gilid ng damit. Gusto kong edgingan. Sa mga nanonood sa akin na first time na nakabili ng ganito, ba diba? Parang nung ginamit ko siya, feeling ko talaga sipag na sipag ako nun magtahi lahat na lang ng gilid. Minsan kahit hindi kailangan edgingan, ini-edgingan ko ulit kasi ang ganda niyang gamitin. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya ino-operate. Yan yung sinulid niya. Sa una, nakakalito kasi yan, sa dami niyan. Nakakalito siya. Pero, yun, na-discover ko din na napakadali lang niya. At saka, feeling ko, hindi siya sirain. Ito siya, ang brand niya ay Home. Sa totoo lang, yung itong brand na to, bihira ko siyang makita ngayon. Sabi nung technician na nakausap ko, made in China raw kasi to. Sabi niya ganon. Pero, bihira ko siyang makita at wala rin akong ma-search na ganitong brand, Home. Pero, ang ganda niyang gamitin. Tapos, ito yung pagbaba tsaka pag ano ng karayom. Ito siya. Tapos, ito yung cord niya. Diretso siya sa saksakan, 220 volt. Hindi na kailangan ng transformer. O, diba? Ang galing. Kasi yung iba eh, laging kailangan pa ng transformer. Tapos, ito, nilagyan ko na lang siya ng glue stick.
Yan, para tumibay yung tindig niya. Tapos ito yung sinulid niya. Meron siyang guide dyan. Pero dahil yung picture dun sa guide niya, eh, puro red yung sinulid. Sana man lang yung sinulid one, yellow, tapos yung two white, yung isa red. Parang ganun. Para alam ko kung saan sumuot yung kasunod na, ano, na level. Puro red. Kaya sabi ko, paano ba gamitin to? Kakaloka. Kaya ayan, kapag nagtatahi ka, dito napupunta yung dumi sa loob. Yan. Nililinis-linis ko lang ganyan. Ganyan. Yan yung loob niya. At diba, sabi nga kasi nila ng mga mananahe dito, mga technician, pag yung ang loob ng makina ay metal, magandang klase daw yun. So, talagang feeling ko magandang klase naman siya. At yun na nga, ang sabi ko nga, mukhang hindi siya sirain. Ang liit niya. Yan. Mababa lang siya. Ito yung karayom niya. Ayan. Yung karayom niya, hindi ko pa ito napapalitan. Dito ko siya papalitan. Ito kasi yung tornilyo niya. Kapag tinanggal yung tornilyo, mukhang bubukas siya dito para mapalitan yung karayom. Yes. O diba? Ngayon ko lang yung naisip. Kasi nga, enjoy na enjoy lang akong gamitin siya at di naman nagkakadiferensya. Hindi ko pa na-try palitan niya ang karayom. Ito yung blade niya. Ito yung tumatama sa tela. Yan, yan yung nagka-cut sa tela kapag nagtatahi na. Yan. At ayan, ito yung tension. Ito yung tension yung kailangan timplahin kung gano'ng kahigpit o kaluwag yung tahi. Yan, yung tatlo na yan. At meron siyang kanya-kanyang direction kung saan dapat isuot yung sinulid. At para mapakita ko sa inyo, yung dalawang sinulid, papalitan ko ng ibang kulay para mas madali siyang makita. At papakita ko na rin yung technique na nabasa ko rin sa isang group. Nalalaman ko lang din kasi yung mga technique na ganun. At kayo din, diskarte na lang eh. Kasi matuto tayong mag-research pag hindi alam. Yan. Nabasa ko sa isang group yung kung paano mo siya papalitan ng sinulid nang hindi mo na siya kakalasin lahat. Kasi medyo mahirap. Kailangan ko ng sinulid na red. Ito. Yan. Palitan natin ng isang white. Hindi mo na siya kakalasin na ganun. Wag na natin hugutin. Ika-cut na lang natin dito. Yan. Ay! Kinat ko pa yung white. Bubuhol na lang natin. Ganito na lang ako magpalit ng sinulid. Sabi ng mga expert yan, nabasa ko lang din to sa group eh. Sabi, ganito lang daw ang gawin para hindi ka huhugutin mo lahat tapos ibabalik. Nakakalito. Yan. A few moments later. Ayan, ngayon, kinabit na natin yan, magic. Ito kasi yung power cord niya. Itong pangalawa, yung pedal. Ayan, ito yung foot pedal niya. Ayan, yan. Ayan. Tapos, andito yung pag-angat ng ating foot. Ayan, ayan, pag naangat natin, yan. Kaya ito, mga ka-jams, iaangat natin to. Ang problema lang natin dito sa edging na to, kasi nga maliit siya, kapag makapal yung dadaanan niya, ay ayaw niyang tahiin. Juicy. Pero talagang okay naman siya. Maganda siyang gamitin. Ayan, napansin niyo ba? Nung itinahi ko siya, kahit binuhol ko lang dun sa taas yung sinulid, binuhol ko lang, magiging dire-diretso na siya dito kasi kasya naman siya dun sa butas ng karayom na pagdadaanan niya. So, continue na lang yung, magko-continuous na lang yung paglabas ng sinulid niya. Alam nyo kasi napakaganda kasi itong edging machine na to. Tingnan nyo, hindi siya tumahi. At ngayon, hindi siya tumahi. So, binibida ko pang ang ganda, tapos di tumahi. Pero ayun na yung ano niya, oh. Ito yung white, ito yung red, ito yung yellow. So, yung white, ito siya. Ito yung takbo ng white niya. Yan, siya yung gumaganon-ganon sa taas. At yung red, siya yung diretso ang tahi. At yellow,
Ayan. Ay, yung white pala. Yun. Ayan. At yung yellow. Kaya siya naputol. Kasi, yan. Ayaw kasi niya nang pinagmamalaki siya eh. Ano mo naman tong baby ko kasi to eh. Ayaw niya nang mahihain to eh. Ayan. Dahil, di ba naalala niyong ibinuhol ko kasi siya doon. Nung umabot na dito yung buhol niya, bumaral lang. Pero yun, okay lang. At least, nakasuot na siya dito. O, diba? Konti na lang yung pagsusuotan natin nung sinulid. Kahit maputol siya dito, nakatulong na para mabawasan yung tagal ng pagsusuot ng sinulid natin. Pero kailangan natin dito ng ano, ng tweezer. Kasi sa sobrang maliit nga yan, o maliit siya, kailangan natin ng tiyani. Pansinin niyo yung red, yan. Dito yung red. Ayan siya. Yan. Diretso siya doon sa karayom. Yan. Diretso siya dito sa karayom. Then yung second dating sinulid, mula dito siya, papunta dito. Yan. Iikot siya dyan. Tapos bababa doon. Umikot siya dito. Papunta dito sa ilalim. At saan ba dumiretso tong yellow? Yun. Diretso doon siya dito. Oh. Yan. Dito. Yan. Ayan yung yellow natin. O diba, kung baguhan ka at di ka naman talaga marunong gumamit ng edging, nakakaloka. Ayan siya. At ngayon, yung white, siya lang kasi yung bumara yung buhol. Ngayon, ilalagay natin. At ang nakatuwang-tuwa lang ako sa manual na to, at talaga namang hindi man lang iniba yung sinulid, oh. Puro red. Paano makikita pagdating dito, nagsama-sama na siya? Kung magkakaiba yung kulay, di sana mas maganda. Mas nakatulong sila sa madla. Andito na tayo sa pangatlo. Ito yung white. Ito yung wala. Nitong edging ko na to. Medyo mahirap kasi maliit. Pero magaan talaga siyang gamitin, promise. At sa sobrang maliit siya. Mahirap siya abutin. Yan. 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 2 hours later. Nakabit ko na. Medyo ang hirap lang talaga kasi ang liit ng space niya doon sa loob. Pero nakabit ko na siya ngayon. Yan. Ngayon tatry na ulit natin. Gamitin. Talaga naman kung kailan pinablog eh. Talaga naman sa kanong nag-vlog. Buhol-buhol itong sinulid natin dito. Sabi ko pa naman, ang daling gamitin. Madali talaga siyang gamitin. Mahirap mag-threading. Ngayon, uulitin ko. Seven hours later. Ngayon, try na. Oh, ha? Tagumpay. Ba talaga namang may humihiwalay? Nangyari. Another one. Napuputol yung white. Yan. Yan. 1 eternity later. Yan, okay na. Alam nyo mga ka-jams, talagang napakadali lang kasi gamitin ito. Kaso lang, yun nga, kaya hirap ikabit nung sinulid. Okay, ito ang problema niya. Ang liit kasi nung space niya sa loob. May mali ka lang na ikot, mamali lang yung pasok mo ng sinulid, dapat ay papaganon, hindi siya papaganyan. Ayaw, sira yung tahi niya. Pero, promise, pagtatanggol ko pa rin siya, madali naman siyang gamitin. Kaso yun nga, masyadong maliliit yung butas, yung gagalawan mo. Kaya medyo mahirap ikabit yung sinulid niya.
Yun lang naman yung problema sa kanya. Sabi rin nung kaibigan ko dati na nakahawak nito, kasi nung dumating to sa akin, sirapat lahat, pero gumagana yung motor niya. Sabi niya, gumagana yung motor niya, okay pa to, yun nga lang, lost tread. Tsaka, mahirap nga daw ikabit yung sunulid, kasi yung edging niya, medyo malaki, hindi ganito. Kaya siguro, na-realize ko rin, na baka kaya ko konti lang yung nasi-search ko na ganitong brand ng edging machine ay dahil nahihirapan yung mga tao na magkabit nung sinulid. Baka ganun. Pero kung sa paggamit at paggamit lang, maganda siya at mukhang hindi naman siya sirain. Kasi yun lang yung nagiging problema, yung sinulid. Pero napakadalang niyang talaga niya. Huwag lang maputol at magkakabit ka ulit. Ang tagal, sakit sa leeg. Ito na yung tension nung sinulid. Yan, ito yung number 1 sinulid. Ito yung number 2. Yan. At ito yung number 3 sinulid. Malalaman mo kung luwag din yung tension ng bawat sinulid. Kasi pag tinahi mo siya, makikita mo yung unang tahi ko sa kanya. Yung white kasi lang ang may problema kanila. Lagi napubutol yun pala. Baliktad lang yung ikot ng sinulid ko. Nabubuhol dun sa katabing sinulid. Nung itinahi ko siya, kasi napihit ko to eh. Ayan, nung tinahi ko, nakita ko wavy yung ano niya, yung takbo. Nag-wave, ayan o, hindi diretso. Kaya, hinigpitan ko to at sa kabila ay naging okay na siya. Ayan na. Ayan na siya. Ayan yung red, yellow, and white. Ayan, okay na siya. Yun nga lang, dahil mababa lang talaga tong ano ng, yung foot niya. Eh, kapag may makapal na parts na nadaanan, tumatalon siya. Ito, kaya niya pa. Pero yung minsan, may tinatahi akong makapal na parte ng tela. Tumatalon siya yan, kagaya niyan. Diba? Ito kasi, yung 4 layers na to eh. Tapos may buko. Ayan, tumalon siya doon sa part na yun. Ito, para sa akin, okay pa siya kasi okay naman talaga siyang gamitin. Pero ngayon, ito yung nagsusurvive sa akin sa mga orders ko, yan. Yun lang talaga ang hirap ikabit nung sinulid niya kasi ang maliit lang siya. Cute din niya ding tingnan at portable, pwede mong bit-bitin kahit saan at may bumbilya siya doon sa loob na ito, may pipihitin ka lang sa likod. Yan. Ah, han, diba? Galing. Yan, para pag magtatahi ka, nakikita mo yung tahi mo. At siya nga pala, wala siyang on and off. Basta pag sinaksak mo lang yung power cord niya, ito, pag sinaksak mo lang siya, yung dulo, tapos, ito na rin yung kadugtong niya, yung para sa pedal. Pag sinaksak mo lang yun, diretso na, apakan mo na lang. At pag aapakan mo na lang ganyan, at dire-diretso na rin yung tahi niya. Yan. Pwedeng hindi mo gamitin yung bumbilya, ayan. Tapos, may pinipihit lang sa likod. Nakita ko. Ito, yan. May pinipihit lang sa likod. Yan. Pipihit mo lang siyang diretso. Ang ganda, yan. Natutuwa ako dito sa edging na to. A few moments later. Na sa-satisfy din naman ako kahit papaano dun sa gusto kong mangyari finish nung raw edges ng mga tela, ng mga tahi ko. Alam kong kailangan ko rin mag-upgrade para sa mas magandang tahi ng mga gilid. Pero ngayon, okay siya talagang gamitin. At hanggang dyan ang ating vlog sa ngayon mga kajam. Sana na-enjoy nyo ang ating mga sinishare na videos. At sa mga ngayon lang napadaan sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo, pakiclick po ang notification bell para maging updated kayo. At marami pa po akong mga in-upload ng mga nakaraan ko pang mga vlogs. Yun po kasi ay mga tips and ideas na mapapakinabangan ninyo. Lalo na kung kayo ay mga aspiring mananahe, mga beginners. Hanggang dyan lang po ang ating vlog sa ngayon. At thank you for watching!